Handa ng ilang paaralan sa nalalapit na balik eskwela sa susunod na linggo. Kabilang na po dyan ang ilang mga eskwelahan dito sa Quezon City. Alamin naman natin ang update niyan sa paglilipot ng ating kasamang si Joshua Garcia live. Rise and shine, Joshua. Audrey, sa nalalapit na pagbubukas ng blended learning kung saan may limitadong bilang lamang ng estudyante ang ilalagay sa face-to-face classes, itong darating na ika-22 ng Agosto, tanong ng karamihan, handa na ba ang mga paaralan sa new norm? Gayon mayroon pa rin pandemya sa bansa. Sa pag-iikot namin dito sa lungsod ng Quezon City, bagamat wala tayong nakapanayam kanina dahil medyo maaga pa nga, ay mapapansin naman na malinis na ang paligid at may mga nakahanda na rin alcohol dispenser sa mga entrada ng mga eskwelahang ating nadaanan. Kagaya na lamang ng isa sa mga kilalang pampublikong paaralan, dito ang President Corazon C. Aquino Elementary School sa Batasan, Quezon City, kung saan matatanaw kahit mula sa labas sa mga silid dito na nakahanda at malinis na para sa nalalapit na pagbabalik ng mga mag-aaral. Sa entrance ay mayroon ding malinaw na mga paalala ang naturang paaralan sa mga papasok dito, katulad ng pagsunod sa safety protocols kagaya ng pagsusuot ng face mask at sa lahat ng oras, lalo na kung nasa loob ng nasabing eskwelahan, gayon din ang pagpapanatili ng social distancing. Alinsunod naman sa Memorandum No. 30 ng Department of Education o DepEd kung saan naglabas ang Departamento ng Revised School Safety Assessment Tool, ito ay para ihanda ang mga paaralan at gawing ligtas, epektibo at mabisa ang mga klase para sa face-to-face at distance learning. Nakasaad din sa nasabing memorandum ng DepEd ang sistema na maaaring sundin ng mga paaralan sa pagsasagawa nito ng blended learning. Halimbawa na lamang, no, Audrey, para sa antas ng kindergarten at grade 1, hindi dapat bababa sa 4 oras ang pagtuturo, habang para naman sa grade 2 hanggang grade 12 ay hindi dapat bababa sa 5 oras ang guhugulin sa klase. Samantala, sa nilagdaan ng mga DepEd Order No. 34 ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte, mandato para sa public at private schools na magpatupad na ng face-to-face classes sa loob ng 5 at susunod pang mga araw sa darating na ika-2 ng Nobyembre ngayong taon. Audrey, yan muna ang latest dito sa Batasan. Balisin niyo dyan. Maraming salamat, Joshua Garcia.